Are you sure of this, Nathaniel? Iiwan mo talaga lahat ng kayamanan mo kay Natalia? Gulantang natanong ng lawyer ng binata. Yes, that's my final decision. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ang 11th kabanata. Natulala si Natalia at hindi makapaniwala na alam na ni Nathaniel ang katotohanan. Nagunahan na tumulo ang mga luha sa mga mata ni Natalia at napaluhod sa harapan ng binata. Hindi niya kayang magsinungaling pa sa binata dahil dama niya ang tunay na pagmamahal nito. I'm sorry, Nathaniel. Iyon ang unang lumabas na salita sa labi ng dalaga at naiyak na lamang. She has no choice but to tell everything to Nathaniel and feel guilty for being unfair to him. Bakit? Bakit mo nilihim? Naluluhang tanong ni Nathaniel at kaagad na napailing naman si Natalia. Dapat sasabihin ko naman sa iyo eh, pero kasi naghahanap pa ako ng tamang tiyempo. I know that was so unfair to you. And I feel guilty every time I see and feel how much you care about us. Pero ayoko kasing maging pressure sa'yo. Lalo na't nandyan si Dominic na nanggugulo sa atin. Ayokong pati ikaw gamitin at saktan yun ang dahil sa akin. Hindi ko kaya. Umiyak na paliwanag ni Natalia. Kagad naman itong pinatayo ng binata at niyakap. That's fine. Nauunawaan kita. Pero sana lang sinabi mo sa akin para naman hindi ka nag-iisa sa laban at isipin mo. Nandito ako palagi para sa'yo. Sa inyo. I will always be here, Natalia. And I won't leave you unless it's needed just to make you safe and our daughters. Litanya ni Nathaniel at sobra na na-touch si Natalia sa tinura ng binata. Salamat. Iyon lamang ang nasambit ni Natalia dahil wala siyang salitang masabi sa kabutihan ng puso ng binatang si Nathaniel. Matapos ang pag-uusap na yon at nang malaman ni Natalia na siya nga ang ama ng mga bata, mas lalo pa itong nagpursige at ipinakita na karapat dapat siya para sa pamilyang iyon. Makalipas ang ilang linggo, ay tuluyan ang nakalabas sa ospital si Mila at binabantayan na lamang ang kondisyon nito at follow-up check-up. Natalia, bakit di na lang tayo mag-umpisa ng bagong buhay dito sa Japan? Malayo sa problema at kaguluhan. Suhestyon ni Nathaniel sa dalaga. Kaagad na hinto si Natalia at napaisip sa mga sinambit ng binata. Pero kasi Nathaniel, naumpisahan ko na dun eh. Tsaka nangako tayo sa mga bata na babalik tayo sa Pinas. Pagdaliwas ni Natalia sa sinambit ng binata. Iyon nga ba o baka dahil hindi ka pa tapos na maghigante? Direktang wika ni Nathaniel kay Natalia. Napayuko na lamang ang dalaga. Parang gano'n na nga. Pag-amin ni Natalia at napabuntong hininga naman si Nathaniel. Uunahin mo ba talaga yan kaysa sa sariling kapakanan ng pamilya mo? Natalia, gusto ko nang buuhin ang pamilya natin. Malayo sa problema at kaguluhan ng iyong nakaraan. Kaya kita kinakausap ng maayos. Pero kung ayaw mo o hindi ka pa handa, hindi naman kita pinipilit. Paliwanag ni Nathaniel sa dalaga. Natahimik naman si Natalia at napapaisip. Eh, hindi naman sa ganon. Hindi pa man tapos si Natalia sa kanyang sasabihin ang nagsalita na si Nathaniel. Kung ganon, anong dahilan ko, Natalia, para hindi piliin ang mamuhay ng tahimik? Hindi matatapos ang problema kung paulit-ulit lang ang lahat. Paliwanag ni Nathaniel. Okay, sige, kung anong gusto mo, ayun na yun. Para sa pamilya natin. Turan ni Natalia at sa wakas ay pumayag na ito sa nais ng binata. Sana ginagawa mo to para sa atin at hindi ka napipilitan. Wika ni Nathaniel at niyakap ang dalaga. Bagamat nung una ay hindi pa kumbinsido si Natalia na magbagong buhay at magumpisang muli sa Japan, sa huli ay napapayag na nito ni Nathaniel at nagkaunawaan din.
Naging maayos ang paninimula nila ni Natalia sa Japan bilang isang buong pamilya. Tuloy pa din ang business ng dalawa sa Pilipinas sa pamamagitan ni Alista. Masaya na sila Natalia sa panibagong buhay sa Japan at laking pasasalamat nila dahil nakaligtas ang munti nilang anghel na si Mila at ngayon ay masaya ang magkambal na ligtas ng isa't isa. Si Nathaniel naman ay tila ba naiinis sa kanyang sarili dahil naghirap si Natalia sa mahabang panahon kung kaya't ngayon ay bumabawi na ang binata sa lahat ng pagkukulang niya sa pamilya. Isang umaga ay nakatanggap ng tawag si Natalia galing kay Alista. Kamusta kayo dyan sa Japan? Bungad ni Alista sa dalagang si Natalia. Ayos naman, everything seems great. How about you there? Baliktanong ni Natalia. Magulo pa din. Nga pala ang papa mo nasa ospital. And he wants to meet you and your daughters. May bone marrow cancer ang papa mo. Tura ni Alista sa dalagang si Natalia. Agad na natigilan si Natalia at napaisip. Really? Is it true? Nakita mo ba siya mismo? Mahirap na magtiwala lalo na kung sabi-sabi lang. Paninigurado ni Natalia. Yes, ako mismo nakakita sa kanya sa ospital. Tsaka pinabayaan ata ni Dominic. Iyak nang iyak yung madrasta mo eh. Sagot ni Alista at natahimik naman si Natalia. Matapos na malaman ang masamang balita, agad na kinausap ni Natalia si Nathaniel upang sabihin ang kanyang nalaman. Nathaniel, we need to go back in the Philippines. Tura ni Natalia sa binata. Bakit? May nangyari ba? Biglaan naman ata. Takang tanong ni Nathaniel sa dalaga. My dad. Malungkot ang sagot ni Natalia at hindi na napigilan pa ang luha at agad na rumagasa sa kanyang mga mata. What happened? Pwede naman tayo umuwi doon as soon as you want. Wika ni Nathaniel at mababaka sa binata ang pag-aalala. Kung pwede sana ayokong may pagsisihan sa dulo. Wika ni Natalia at pinahid ni Nathaniel ang mga luha nito. Sure, I'll book us a flight back to the Philippines. Sagot ni Nathaniel. Kaagad na naghanda at nag-impake ang pamilya at saka bumiyahe pabalik ng Pilipinas. Makalipas lamang ilang oras at minuto ay nakarating na sa Pilipinas ang mag-anak. Mommy, akala ko po ba sa Japan na tayo titira? Eh bakit po nasa Pilipinas po tayo ulit? Ano pong gagawin natin dito? Need po ba ng treatment ni Mila? Pagtatakang tanong ng batang si Mila. Wala ng treatment si Mila. Nandito tayo para makilala ninyo ang lolo-daddy ninyo. Ang daddy ko. Nakangiting tura ni Natalia. Ayaw niya na ipakita sa mga bata ang lungkot na kanyang nadarama. Kinabukasan ay kaagad na dumalaw ang pamilya sa ospital kung saan nakakonfine ang ama ni Natalia. Pagpasok pa lamang sa ward, ay nakita niya ng pagbabago ng katawan nito at pagbagsak ng katawan nito. Anak, mahinang wika ng ama ni Natalia. Agad na lumapit sa kanyang ama si Natalia at maging ang mga batang si Namila at Mira. What happened, Dad? Naiiyak na tanong ni Natalia sa kanyang ama. Matigas ang puso ni Natalia, ngunit sa sitwasyon na ito ay wala siyang magawa, kundi ang magtanong at magsisi dahil wala siya sa tabi ng kanyang ama sa mga panahon na kailangan siya nito. Ayos lang ako. Siguro ito na ang oras ko. Wala naman na tayong magagawa kapag Diyos nang bumawi sa buhay natin. Patawarin mo ako, anak, ha? Dahil sa akin ay naghirap ka. Sa mga apo ko, masaya ako na makilala at makita kayo. Alam ko na pinalaki kayo ng mami ninyo na mabubuting bata. Matamis na wika ng ama ni Natalia, nahirap na sa pagsasalita. Siya po ba ang grandpa namin? Takang tanong ni Mila. Tumango naman si Natalia bilang kasagutan sa tanong ng kanyang anak. Bakit po siya nasa hospital? May sakit po ba siya tulad noon ni Mila? Nagtatakang tanong ni Mira sa kanyang ina. Oo anak,
may sakit ang lolo ninyo. Kaya ipanalangin natin na gumaling siya like Mila, ha? Umiiyak na wika ni Natalia at hindi na mapigil ang sakit na nadarama. Okay po, Mommy. Grandpa, magpagaling ka po, ha? And always pray to God. Iyan po ang ginawa namin nung nasa hospital din po ako. Nakangiting wika ni Mila at niyakap ang kanyang lolo. Ngumiti naman ang matanda, ngunit hindi ito sumagot. Sa mga panahon na yon, ay nanatili si Natalia sa tabi ng kanyang ama at parating pinalalakas ang loob nito. Makalipas ang isang linggong pakikipaglaban sa sakit, ay umaon na ang ama ni Natalia. Masakit man para sa dalaga ang nangyari, naging masaya naman sila ng kanyang ama sa mga huling sandali nito sa mundo. Masaya si Natalia na kahit papaano ay nagkaroon sila ng masayang alaala sa kanyang ama bago ito tuluyang na maalam sa mundo. Kahit na tila bahuli na ang lahat para sa kanila, masaya pa din si Natalia dahil nagkaayos sila ng kanyang ama at nakilala pa ito ng kanyang mga anak. Matapos nga na maasikaso ni Natalia ang lahat ng bayarin sa ospital ng kanyang ama, ay binurol ito sa kanyang tahanan at doon ay nagmamakaawang umiiyak ang madrasta nito. Natalia, karapatan ko din naman na masilayan ang aking asawa. I sacrificed a lot for him. Tapos ito lang ang gagawin mo? This is unfair! Umiiyak na pagdadrama ng madrasta ng dalaga. Hindi iyon pinansin ni Natalia at sumenyos lamang sa kanyang mga utusan na palabasin ang babae. Ayos ka lang ba? Tanong ni Nathaniel sa dalaga at niyakap ito. Masakit din pala. Ang dami kong sinayang na oras para makasama si Daddy. Pero wala akong nagawa. Pero alam ko naman na nasa maayos na siyang kalagayan. At masaya ako para sa kanya. Tura ng dalaga. Ano nang plano mo ngayon? Pagtatanong ni Nathaniel sa dalaga. What do you mean? Takang tanong ni Natalia sa binata. After the funeral, babalik na ba tayo sa Japan or you want to stay here? Pagtatanong ni Nathaniel sa dalaga. Parating iniisip ni Nathaniel ang nararamdaman ng dalaga, lalo na ngayon at nawala na ang mahal nitong ama. Nasasaktan si Nathaniel sa tuwing makikita ang nahihirapan ng dalaga. Kung kaya niya lamang naakuin lahat ng pasanin at sakit na dinaramdam nito, ay ginawa niya na. Ngunit tao lamang siya at walang ibang kayang gawin kung hindi manatili sa tabi ni Natalia at palakasin ang loob ng dalaga sa abot ng kanyang makakaya. I don't know, Nathaniel. Siguro magstay muna tayo dito for a while. Hindi ko pa kaya umalis ng ganun-ganan na lang. Nakayukong wika ni Natalia. Sure. Lagi mong tandaan, ha? I'm always here by your side, okay? Hindi mo kailangan na pasarin lahat ng mag-isa. Nandito ako, handang damayan ka. Sa lahat ng pasakit na meron ka, andito lang ako. Handang makinig sa'yo. Matamis na tura ni Nathaniel sa dalaga. Tumango naman si Natalia at napayakap sa binata. Thank you for being there for me. You never left me. Kahit noon pa man, lagi ka nang nandyan para lang sa akin. Siguro kung wala ka, baka matagal na akong sumuko. Umiiyak na tura ni Natalia sa binata habang nakayakap at patuloy pa din ang pag-agos ng mga luha nito sa kanyang mga mata. Wala yon. I am part of your life, kaya ako ito ginagawa. Kasi concern ako sa'yo. Kasi mahal kita. At nahihirapan ako sa tuwing makikita ka na nagduruso at umiiyak. Malambing na wika ni Nathaniel sa dalaga at hinalikan ito sa noo. Makalipas lamang ang ilang araw, ay tuluyan ang nailibing ang ama ni Natalia. At hanggang sa ngayon ay hindi pa din ito malimot ang nangyari sa kanyang ama. Samantalang si Nathaniel naman ay nagdesisyon na mag-invest sa kumpanya ni Natalia para maging business partners na silang dalawa. Are you sure of this, Nathaniel?
Iiwanan mo talaga lahat ng kayamanan mo kay Natalia? Gulantang na tanong ng lawyer ng binata. Yes, that's my final decision. Sambit ni Nathaniel at wala nang nagawa pa ang lawyer ng binata at sinunod ang sinambit ni Nathaniel. Matapos nga na mailibing ang ama ni Natalia, nagpa siya si Nathaniel na mag-invest sa kumpanya ng dalaga at iwanan ang lahat ng kanyang ari-arian sa pangalan ng dalaga at ng mga bata. Please do what I've said. Buo na ang pasya ko. Turan ni Nathaniel at napatango na lamang ang lawyer. Unti-unting natanggap ni Natalia ang nangyari sa kanyang ama at nag-umpisa ng kalimutan ng lahat. Hanggang isang araw ay may nakita itong puting envelope sa kwarto ni Nathaniel at gulat na gulat ito sa kanyang nabasa. Ano kayang meron sa envelope na nakita ni Natalia? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junior, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!